Magandang hapon! Kumusta po? Narito po ulit ang update natin para sa lagay ng ating panahon na kung saan sa ngayon po ay meron na tayong high pressure area na nabuo dyan po sa eastern part ng Davao, gaya po ninyong nakikita. At ang LPA naman po na nasa silangang bahagi ng Mindanao ay halos pawalan na po ang sirkulasyon nito at posibleng ideklara na po itong nalusaw anytime. Pero yung amihan naman po ay patuloy pa rin ang pag-iral dyan po sa may southern Luzon, Visayas at ang shoreline naman po na nandyan sa eastern part ng Caraga. Ito po ay ang linya kung saan nagtatagpo ang malamig at mainit na hangin na patuloy po na magdadala ng mga pag-ulan lalo na po dyan sa may Kabisayaan sa mga susunod po na oras hanggang po bukas. At ito naman po pinapakita ng forecast model natin pong ginagamit hanggang po sa susunod na dalawang linggo. At para naman po sa lagay ng ating panahon ngayon, makulimlim pa rin ang kalangitan na may mga pulupulong pag-ulan ang patuloy po natin na mararanasan sa malaking bahagi po ng ating bansa mula po dito sa malaking bahagi ng Northern Luzon, Southern Luzon, mas malaking bahagi po ng Kabisayaan at Mindanao na posible po yan na magtuloy-tuloy hanggang mamayang gabi. At bukas, posible po ang mas malalakas na ulan dyan po sa may Kabisayaan, Caraga at Southern Luzon. Kaya bayong pag-iingat po sa mga banta pa rin ng mga pagbaha at pagguho ng lupa. At sa atin naman pong mga baybayin, dulot po ng amihan ay may kataasan pong mga alon sa seaboard po ng Batanes, Babuyan Island, seaboard po ng Cagayan na maging po sa eastern seaboard ng Northern Luzon, pababa po hanggang dyan sa may Caraga, na ang mga alon po ay posibleng aabot hanggang po sa 2 to 4.5 meters height. Kaiwasan muna natin ang pumalaot sa mga may kulay pula, lalo na po sa ating mga kababayan na mangingisda na gumagamit po ng maliliit na bangka para po makaiwas sa mga sakunang pangkaragatan. So, yun po ang latest update natin sa araw na ito. At ako po muli si James na nagsasabing sa kahit na pagsubok po na darating sa ating buhay, huwag na huwag po tayong mawawalan ng pag-asa. Thank you and God bless!